ang gapit mo, ate. Alam kong pagod ka. Onji, Tere, is that you na ba? Ang laki mo na! Tara na, ate. Mag-almusal ka muna. Sige, sige. Alam mo, inabot din ng dalawang linggo si Tita Esperanza sa pag-aayos ng mga dekorasyon last Christmas. Hindi niya rin gaano ginalaw niya ang magmula ng hindi ka na umuubi para mga kasi ang gusto niya makasama kong gagawin. Ano yung mga dating pasto? Mayroon tayo. Anyways, sabi mo, pagkatapos magkape dyan, pahinga ka na po na, ha? Tsaka ano ka ba? Ako lang to. Anak, alam mo, ito ang Paskong hindi ka makakalimutan sa buong buhay ko. Bakit po, Nay? Kasi magkasama pa rin tayo dalawa. Kahit di mo man lang nakalala. Talaga na akong anak. At alam mo na, kung ang nakutunan na di ko naman. Ay naman! Sorry kung hindi ko maibigay ang gusto ng regalo na yung Pasko. At isang pagkagandaan. Wala kang sinilabang sa iyo. Diba sabi ni Pastor kanina? Ang mayayaman sa material na bagay ay huwag mong mataas at huwag mong mayabang sa mga bagay na lumitipas lang. Nak, if something na may mangyari kay nanay, huwag na masyadong iiyak, ha? Masaya ako sa mga nangyayari sa'yo na bigay ni Lord. Sana makauwi ka na this Christmas at sana makauwi na rin ako. Huwag ka nang mag-alala kay nanay. Inaalagaan naman ako ng mga doktor dito. Pero, sakali hindi na ako makauwi, maganda ka ng pansit at suman para sa'kin. Always pray without ceasing, Nak. I love you. Lord, thank you po dahil nakauwi ako para sa Pasko. Sorry kung hindi ko siya inuwian kahit nakiusap siya noong mga huling taon. Lord, pagalingin niyo po si nanay. Mahal na mahal ko po si nanay. I pray this in Jesus' name. Amen. Lord, thank you sa lahat ng blessings. Thank you dahil nakauwi na si nanay at magkakasama na kami ngayong Pasko. Maraming salamat po dahil inaalagaan siya ng kanyang doktor habang wala kami ni Teresa sa kanyang tabi. Tunay ka po makapangyarihan. I-bless niyo po kami lahat at laging ingatan. And sana, ipakita niyo po sa amin ang tunay na hiwaga ng Pasko. We pray this in Jesus' name. Amen.